Blessed day, everyone. I'm Janice De La Cruz, your trusted wealth coach, author, and speaker. Welcome to my interview series entitled, Tatay is My Hero! Inspiring stories of empowered Filipino fathers. Join me for 21 days as I feature and honor fathers who serve their families and their communities with joy, hope, and love. We aim to spread positivity, inspire people to take action, and have faith that we can make it despite this crisis. This is also an advanced celebration for Father's Day! Our special guest for this episode is 38-year-old father who is happily married for 13 years to his beautiful wife, Abby. They have 3 kids. The eldest is Top Top, 12 years old, Isa, 11 year old, and a baby girl named Liana, who will be turning 10 months this week. There's a new generation that is seeking your faith. There's a new generation. Consultant and trainer for ISO 9001 quality management system standard that is used by private companies and government agencies. He is serving in Caucus for Christ as a chapter head and working in the office of the new evangelization. Let us all welcome on this show, Tatay PJ Mungcal! Hello! Kamusta po? Okay naman. Grateful to be alive and healthy. Okay, thank you very much for saying yes to this interview. So, si Brother PJ, na-meet ko sa Caucus for Christ. They belong to the same community. So, I would like to know, I'm interested to know po, what kind of father are you? Well, as a father, I'm cool and funny kasi lagi ako nakikipaglaro sa mga kids ko and I always joke around with them. And I guess you can say that I'm a hands-on father as well. Kasi nung baby pa lang, all 3 kids, ako yung tagapalit ng diaper nila. But at the same time, strict din ako because I'm the disciplinarian in the family. So siguro, I'm a little bit of everything. Yes, little bit of everything rolled into one package. Okay, so... Pwede bang humingi ng isang joke dyan para sa ating mga viewers para naman mapasaya natin sila? Sige. Since mahilig ako sa music, I'll give you a music joke. Okay. One of the famous bands in the 1970s was the Bee Gees. Pero sino ba yung band na dumating bago ng Bee Gees? Sino? Eh, the AGs. Sorry, pwede bang isa pa para makarating naman? Okay, okay. Since yung topic natin is about fatherhood and ngayon nasa rainy season na tayo, ano yung sinabi ng anak na ulan sa tatay na ulan? Ano? Tatay, ambon ba ako? Sorry. Yeah. Ano yan ah, classic yung mga ganun eh. Kasi ako po ay dati nagtatrabaho sa ABS-CBN. I used to be working in Going Bulilit. Kaya naalala ko yung mga ganyan joke. Old joke ang tawag namin dyan. Thank you. Thank you sa pag-share ng joke. Can you briefly describe po, kamusta yung relationship mo sa mga anak mo? Especially dun sa meron kang 12-year-old and 11-year-old ngayon, di ba? I'd like to think that I have a close relationship with all 3 children. With my eldest son, especially now that he's approaching his teenage years, we have a father and son talk every so often. Kasi maraming nagiging changes sa body niya, physically. So, madalas nag-uusap kami because there are some things that only the two of us can discuss.
With my daughter, I think she's closer to her mom, but she's very sweet to me, especially pag meron siyang kailangan ipabilis sa akin. Doon naman sa 10-month-old baby daughter namin, ayun, daddy's girl talaga. Laging nakakapit sa akin and hinahabol niya ako pag nakikita niya ako. Tapos, pag nag-play ako ng guitar, especially during this lockdown, lagi talaga siyang nag-apungkunta sa akin. So, nabanggit mo kanina that you are a disciplinarian din. So, how do you discipline your kids? Dun sa 2 older kids namin, since mahilig na mahilig sila sa gadgets, usually I find it effective na kapag i-threaten mo na mababan sila sa gadgets, nakikinig na sila agad. Okay. Namamalo ka ba as a father? May times before pag sobrang galit ka talaga, pero my wife and I talked about it. And isa yun sa mga sinusubukan talaga naming iwasan as much as possible. Are your kids homeschooled or meron silang school? They go to private schools. Okay. So right now, ano yung situation nila? Do they still have online classes? Right now, it's their summer vacation. So yung girl namin, sa August pa yung start ng online classes nila. Yung boy namin yung medyo mahirap yung situation because he just graduated from grade school. Tapos mag-high school na siya, pero lilipat kasi siya ng school. Kaya ngayon medyo in limbo pa kasi hindi pa kami nakakapag-enroll. So hindi pa rin namin alam paano yung magiging setup dun sa new school niya. Okay. So parang are you considering na rin na mag-homeschooling? Because syempre with our situation ngayon na COVID. Mahirap na rin kasi yung sa girl namin, mukhang prepared naman yung school nila for online classes. Kasi advanced talaga sila sa computer. Yung sa boy namin, sayang din kasi matagal, goal niya rin kasi makapasok dun sa school na yun. Mm-hmm. And wala naman kaming babayaran kasi it's Philippine Science High School. So siguro hihintayin na lang namin ano yung magiging manner of teaching ng school. Oh, so matalino yan. Matalino yung panganay mo. Oh, matalino. Yes. So, can you share to us, ano ba yung parang so far naging proudest moment mo as a dad sa mga anak mo? For my son, ayun, isa yun sa mga proudest moments ko when we learned that he passed Philippine Science High School. Hindi naman namin siya pinipressure talaga sa pag-aaral. Pero even as a young boy, talagang na-instill sa kanya yung discipline na on his own, nag-aaral talaga siya. So, isa yun sa mga proudest moments. And yung sa daughter naman namin, siguro yung mga daily acts of sweetness and kindness sa amin. Kasi yung daughter namin, mahilig gumawa ng mga cards na minsan wala namang occasion, gagawa lang siya ng card. Lalagyan niya lang doon how thankful she is for all the things that we do for her. So siguro yung mga yung mga bagay na yun yung I can say that I'm really proud of my children on how they are turning out to be. Galing. Kasi tama naman yun, no? Hindi naman kailangan lahat puro academics lang. Kasi bawat bata, di ba, meron silang gift or parang pwedeng ipakita, no? So yun, maganda yun. Okay, currently, ano pa yung palang best practice nyo as a family na magkakasama kayo lahat ngayon sa bahay? Can you share to us a tip on how you are managing your household? At the start of the lockdown, yung mga first few days, wala talagang ibang ginawa yung kids, pero puro gadgets lang talaga. So, my wife and I talked about it. Ang ginawa namin, we set a schedule for the day. So, nag-schedule kami during this time, dapat may academic time muna. Dapat may time sila to learn, may time for play, tapos may time din for chores. Kasi pag wala kang ginawang schedule, may tendency na puro gadgets lang talaga yung gagawin nila. But with the schedule, ayun, talagang nasusunod naman kahit pa paano. Ano yung parang special bonding moment mo sa mga anak mo? Mahilig kasi kami sa board games. Kasi nung napansin namin na medyo nagiging addicted sila sa gadgets, naghanap na kami ng way
paano ba ma-lessen yung screen time nila. So, nag-invest kami sa board games. May board game collection kami dito sa house namin. And lalo na during weekends, even before the lockdown, nagbo-board games kami. It's like hitting two birds with one stone kasi nalalessen na yung screen time and then you get to spend quality time with them. Tapos masaya pa kami na. So, ayun yung mga special bonding moments namin with our children. How do you handle kapag meron bang sibling rivalry sa dalawang mong anak, yung 11 and 12, magkasunod kasi sila, di ba? And then, if ever na nag-aaway sila, ano yung as a father na yung ginagawa? Thankfully, hindi naman grabe talaga yung sibling rivalry. Kasi yung nangyari dun sa two kids namin, nung 3 months pa lang yung eldest namin, naging pregnant agad yung wife ko. So, parang magkasunod na magkasunod talaga silang dalawa. And yung daughter namin, she always looks up to her kuya. So, lagi silang naglalaro talaga. They really grew up as friends. Pero pag pinapagalitan namin, pag may mga nangyayari, we try as much as possible not to hurt their feelings. And minamanage namin yung bawat isa. Kasi for example, yung si Christopher nga, si Top Top, very intelligent. So, medyo naghihinay-hinay din kami in praising him. Kasi baka mamaya, yung daughter namin, na matalino din naman siya, baka mamaya naiinggit. So, kailangan i-manage mo talaga para mawala yung jealousy sa kanila. And I think na nakuha naman ata nila. Hindi naman, wala naman talagang masasabi natin na sibling rival. Thank you. Maganda yung tip na shinare mo na yon. Kasi, syempre, hindi maiwasan talaga sa mga magkakapatid yung nag-iingitan, nagseselo. So, maganda yung tip na yan. Okay. Can you recall a story or instance na napakita mo na tatay is my hero? The closest thing that I can remember, very recent lang siya, around 2 or 3 weeks ago. I don't know kung naalala mo, nagkaroon ng bagyo sa dito sa Metro Manila, no? I think it was signal number 2. And during that day, Friday yun eh, around 3 o'clock, nag-brown out sa amin. We were hoping na sana ma-restore agad yung electricity. Pero nag-hold kami tumagal hanggang gabi, wala pa rin kuryente. So, maaga kami nag-dinner kasi wala talaga kami magawa eh. At around 7 p.m., pumunta na kami sa bedroom. Natulog na kami since wala nga kami magawa. And yung 2 older kids namin, dahil sobrang dilim sa house, doon pumunta sa bedroom namin, doon sila nakitulog. Mm-hmm. Nangyari noon, siksikan talaga kami sa bed, sa kwarto. Tapos, syempre dahil ang lakas ng ulan, we had to close out all the windows. And ang init-init. Naalala ko noon, around 7:30 or 8 o'clock ata. Nakahiga na sila, yung mga 2 older kids, uncomfortable sila, pinagpapawisan sila. Tapos yung wife ko, hirap na hirap siyang patulugin yung baby namin. Mm-hmm. Ako nakatayo lang ako dun sa gitna ng room. Tapos pinapaypayan ko lang talaga sila ng malakas. Siguro at around 8:15 or 8:30, nakita ko tulog na yung 3 anak namin, pati yung wife ko. Tulog na tulog talaga sila. They were all sound asleep. And I remember at that moment, pagod na talaga ako. But when I saw my family sleeping soundly, alam, parang nagka-extra gear ako sa pagpapaypay. Iba yung ang mababaw lang yung kwento, pero it gave me a different sense of fulfillment pag nakita ko na mahimbing yung tulog nila kahit napagod na pagod ako. Fortunately, around 10:30 p.m. that night, nagka-kuryente na. Hindi ko na malayan, umabot pala ako ng ilang oras na nakatayo, nagpapaypay lang ng mga anak namin at ng asawa. Wow! Ang ganda ng story na yun! Napaka-arap! Simple lang siya pero very practical. Nangyayari talaga yan sa tunay na buhay, di ba, sa mga families. Yung simple act of that, doing that gesture, talagang I'm sure well appreciated yan ng mga anak mo. Ano ginawa nila after that, the following day? Wala. Nung kunwento ko sa kanila the following day, nakatulog ba kayo? Tapos sabi nila, yes. Si daddy, late na natulog. Wala. Tapos hinag lang nila ako. And I think that's reward enough. Natuwa sila for the sacrifice that I did for them. Okay. Wow, ang ganda ng story na yan, ha. Thank you for sharing that. If okay to share, can you cite any parenting challenge na na-encounter mo as a father and with your wife? Definitely maraming challenges, no, in raising up children.
Siguro, most parents can relate, isa sa mga biggest parenting challenges would be yung gadgets. Kasi yung gadgets, ito yung dahan-dahan kinukuha yung oras ng mga anak natin. Eh. And so, kailangan talaga, baka narinig nyo na yung term ito, dapat active parenting ka. Hindi kay kung pabayaan mo lang sila, anong gagawin nila. Dapat you really have to involve yourself in the life of your children. Na paghayaan mo lang kasi sila mag-gadgets, kung ano-ano yung mga matutunan nila dyan, and most of the things that they will learn online, hindi tama. Kaya as parents, you really have to be present, you really have to be active. Dapat alam mo kung ano yung nangyayari sa kanila. And you have to find ways para wag sila maging addicted sa gadgets. Kasi paglaki nila, baka lumaki sila na antisocial, hindi sila marunong makipag-usap sa iba. Kasi sanay sila na screen lang yun nasa kanila. So I think that's one of the biggest parenting challenges na even until now, nagsistruggle kami kung paano namin i-control yung children. Importante talaga yan, no? Na we spend, you spend quality time with your kids. Kasi minsan nga nagiging parang ang tawag doon, yung nagiging yaya na yung mga gadgets in terms of, diba? Kasi dahil busy ako sa work or ano, no? So, nahayaan ng ganun. So, maganda yon. Kasi, you're doing, ano, diba? Parang currently, parang kumakanta ba kayo as a family? Can you share? Paano nangyari yon? Ano ba yung, parang, bakit na simulan nyo na yon na gawin? Ah, well, admittedly, sa family namin, isa lang yung gifted pagdating sa music. Ito yung eldest son namin. He's a member of the Ateneo Boys Choir. Talagang ano, lalo na pag Christmas season, talagang kumakanta sila sa mga malls, kung saan sila pupunta. And sad to say, siya lang yung ano, gifted nga dito sa family. But then, nung nag-start kasi yung lockdown, I promised myself to learn a new skill. And yung naisip ko, why not learn to play the guitar? So talagang araw-araw nagpa-practice ako and kahit papano, nag-improve naman ako sa pag-play ko ng guitar. Tapos, yung baby namin, tuwing nakikita niya ako nag-play ng guitar, gusto niyang umupo sa laptop ko. Parang nakikipag-ano, tapos nagmamumble-mumble lang siya. Parang kumakanta. Maya-maya, yung entire family namin, ayun, sumasama na. Nauna, nursery rhymes lang yung mga kinakanta namin. And eventually, mga praise and worship songs na community. Tapos, nag-decide kami na why not try to record it para i-share natin sa iba para may mga ibang families din na inspire sana. And every time you sing, meron ng short message of hope. Kasi ngayon, lahat ng mga families stuck in their home, kung ano-ano lang yung nakikita nila online. So, puro garbage or kung ano lang yung mga nakikita nila. Nag-decide kami, baka pwedeng let's do our share na mag-spread tayo ng good vibes, mag-spread tayo ng good news online. So, kaya ganun. Ayun yung story kung bakit nagkakantahan ito nila. Wow! Yun pala yun. So, nag-umpisa dun sa anak na magaling kumanta na influence yung mga kapamilya. Diba? So, maganda ngang activity yan as a family kasi nagbabonding na rin kayo and at the same time may inspire niyo yung mga nakakapanood. Yung mga anak mo kasi, 'di ba, parang medyo bata pa naman sila. Pero as early as now, nagsasabi na ba sila ng kung ano yung gusto nilang career sa buhay? Meron na ba silang indication? And if ever na nagpapakita man sila ng ganun, as a father, how do you influence them? Well, yung first yung son namin, ang meaning niya talaga is to be a scientist. Hindi niya pa alam what type of scientist. Pero gusto niya talaga maging scientist. And so, sinusupport na talaga namin siya. Kaya nga tuwang-tuwa kami nung nakapasok siya sa Philippine Science kasi it's one big step para ma-reach niya yung goal niya. Yung daughter namin, noong una gusto niya maging chef, tapos naging professional volleyball player, tapos ngayon architect naman. So, hindi naman namin sila pinuforce. Kasi we'd rather that they be happy when they grow up kaysa sa i-force namin sila sa isang profession na hindi naman talaga nila magugustuhan. So kahit pa bago-bago yung daughter namin, sinusupport lang namin siya kung yung gusto niya. Nice. Okay, maganda yun na practice na talagang you let your kids discover kung ano talaga yung talents nila and then you just support them. Thank you.
Okay, what is that one life lesson or value po na gusto niyo pong matandaan ng mga anak niyo sa inyo? It's to live life without regrets. Kung meron kang pwedeng sabihin sa parents mo, kung meron kang pwedeng gawin para sa kanila, do it today. Don't wait for tomorrow kasi tomorrow might be too late. Baka one day gumising ka, ma-realize mo wala na pala sila. May mga dapat ka palang ginawa dati na hindi mo ginawa. So, ayun, live life without regrets. Na-curious lang ako, saan po nang galing yung idea na yun na yun talaga yung gusto nyong matandaan ng mga anak niyo? Well, kasi yung nangyari sa akin with my own father na magkasama lang kami one weekend in Baguio for a Couples for Christ conference. And then, nagbigay siya ng talk, tapos nagbigay ako ng sharing, pati yung girlfriend ko na wife ko na ngayon, nagbigay kami ng sharing during his talk. And then, 3 days after that happened, bigla na lang namatay yung dad ko because of brain aneurysm. And hindi mo talaga masasabi what life will give you. Hindi mo alam ano yung biglang mangyayari. Kaya, ayun yung gusto kong ituro sa children namin. Yung mga pwede mong gawin, pwede mong sabihin ngayon. Do it or say it now. Kasi hindi mo alam ano yung mangyayari. Wow! Nashock ako dun. Kasi I think that was the... I was there. Nung sinare mo yan, I was there. I was part of the production team. Yung sinasabi mo, nung nag-share yung father mo and you were there to share this. Yes. Parang, wow! Yun pala yun. I didn't know na namatay. Sorry pala to say, I sympathize po dun sa sinare nyo. But I myself, I can relate din kasi namatayan na rin ako ng father 3 years ago. And mahirap talagang, yun nga, tama yung sinabi nyo, no? Tama yung sinabi mo, PJ, na it's important na kapag meron kang mahal sa buhay, talagang huwag mo i-take for granted. Talagang sabihin mo na express mo na yung pagmamahal mo kasi hindi mo masasabi talaga eh kung hanggang kailan lang yung buhay natin. Especially now, di ba, na meron tayong ganitong pandemic. Hindi natin alam kung paano, di ba, i-handle yung ganito. How do we protect ourselves? So talagang we can just ask God lang for protection. Okay. So, sige. Please take this opportunity, PJ, to share your advocacy and then any final message sa mga fathers na nakikinig sa atin ngayon. First, I'd like to thank you for this opportunity and thank you to everyone who will be watching. I hope that, especially for fathers, you were able to learn a lesson or two. Please always remember, your jobs are important, providing for your family is important, but at the end of the day, what matters most is our presence in our family. Not the presents or the gifts that we give them, but our presence na sana nakikita tayo ng mga anak natin. Let's not wake up one day realizing that we missed out on the childhood years of our children. Family is a gift. We have to cherish it. We have to fight for it. We have to work for it. Wow! Thank you very much for that beautiful message. And thank you for guesting in my show, PJ. There you have it. Yes. I'm very honored kasi alam ko you're a very busy person and you're a hands-on father. So it really touches my heart that you allotted time for this. Thank you also. Thank you for the opportunity. Okay. There you have it, friends. We have heard the amazing story of Tatay PJ and his family. Join us again tomorrow for our next episode of Tatay is My Hero. Stay safe and healthy, everyone. God bless. Bye.